Pagkatapos nilang mag-amusal sa isang fast food chain, dumiretso agad sila sa department store. Pansin niyang tahimik lang si Calvin mula nang umalis sila sa bahay nito. Kahit nag-aamusal sila sa McDonald's, hindi ito kumikibo. Hindi din siya nito tinitignan ng diretso. Mamili ka lang ng mga damit na gusto mo. Ako nang bahalang magbayad. Anito. Sige. Nahihiya din tuloy siya dahil naninibago siya sa katahimikan nito. Umupo ito sa isang maliit na sofa na nasa gilid ng department store. Puntahan mo lang ako dito pagtapos ka na mamili ng mga damit. Sige. Napakamot na lang siya sa kanyang ulo dahil nagkakahiyaan tuloy silang dalawa. Ito naman kasi ang may kasalanan. Bakit ba kasi ito nang hahalik ng leeg basta-basta? She tried her best para mawala sa kanyang isip ang ginawa nitong paghalik sa leeg niya. Nag-focus na lang siya sa pamimili ng mga bagong damit. Napapailing siya dahil hindi niya tipo ang mga makabagong kasuutan. Para sa kanya ang hahalay ng mga iyon. Ngunit wala siyang magawa dahil iyon na ang uso sa panahong ito. Hi? Napalingon siya sa lalaking lumapit sa kanya. Gwapo ito at tatangkad. Ngunit mas di hamak na mas gwapo si Calvin sa lalaking ito. Bakit ko ba kinukumpara si Calvin sa lalaking ito? Bakit? Tanong niya. Miss, itatanong ko lang sana kung anong oras na. Ay, wala akong dalang orasan. Ayos lang, tinatanong ko lang yung oras dahil gusto kong malaman kung anong oras ko nakilala ang pinakamagandang babaeng nakita ko sa buong buhay ko. Napangiwi siya sa sinabi nito. Para bang kinilabutan siya sa kakornehan ng lalaking ito. 10:30 a.m. Sabay silang napalingon sa barito ng boses ni Calvin. Nakasimangot ito at habang nakapamulsa. Ngayon niya lang napansin na bagay dito ang suot nitong simpleng light blue t-shirt at black shorts na lagpas lamang sa tuhod nito na tinernuhan ng puting rubber shoes. Lumapit ito sa kanilang dalawa. Calvin, anya. Tinitigan ito ng masama ang lalaki. Nakahalata naman ang lalaki na magkakilala silang dalawa at umalis na agad ito. Sa susunod, huwag kang makikipag-usap kahit kanino. Madaming masamang tao ngayon. Pagsusungit nito. Napalunok siya dahil tinititigan na siya nito ngayon sa kanyang mukha. Nakatingala siya dahil mas matangkad si Calvin sa kanya. Kahawig talaga ito ni Topper, ngunit mas gwapo ito ng 1,000 beses. Nagtatanong lang naman siya ng oras. Tapos ka na bang mamili ng mga damit? Tanong nito habang nakatingin pa din sa kanyang mukha. Hindi pa. Hindi ko kasi alam kung anong damit ang bibilhin ko. Kahit ano naman, bagay sa'yo. Anito. Halatang nabigla lang ito dahil napansin niyang namula ang pisngi nito. I mean, kahit makalumang damit o makabago, babagay sa'yo dahil payat ka. Kaya bilisin mo na, inaantok na ako. Palusot nito at hindi din naman ito makatingin sa kanya. Tulungan mo akong mamili. Ayoko. Tumalikod dito at bumalik sa pwesto nito kanina. Napabuntong hininga na lang tuloy siya. Wala siyang nagawa kundi mamili ng mga damit na kakasya sa kanya. Pumili na lang siya ng iba't ibang maayos na damit. Nakakalimang damit na siya nang mapalingon siya kay Calvin. Nahuli niya itong nakatingin sa kanya, ngunit agad din itong umiwas ng tingin. Nagkunwari itong may kausap sa cellphone nito. Bumilis ang tibok ng kanyang puso dahil sa kilig na kanyang naramdaman.
Nagkunwari na lang din siya na baliwala sa kanya ang pagsulyap-sulyap nito. Nang matapos siyang mamili ng mga damit at sa tingin niya ay sapat na iyon, lumapit siya sa pwesto ni Calvin. Tapos na akong mamili ng mga damit. Tumayo ito at tinignan ang laman ng pushcart niya. Iyan lang? Masungit nitong tanong. Tumango siya. Oo, baka hindi kita mabayaran eh. Bumuntong hininga ito bago ito lumakad papunta sa mga damitan. Kumuha ito at namili ng mga magagandang kasuotan at nilagay iyon sa pushcart. Hoy Calvin, ang dami naman yan. Baka hindi ko na iyan mabayaran sa'yo. Sinundan niya ito habang parami ng parami ang damit na nilalagay nito sa loob ng pushcart. Don't worry, mura lang naman dito. Anong mura lang? Tig 1,000 mga damit dito. Alam kong malaking pera iyon. Nasa future ka, kaya barya lang ang 1,000. Isipin mo na lang, piso lang katumbas nun sa panahon mo. Piso? Sure ka? Alangan niyang tanong. Yeah. Pumila na ito sa cashier counter at binayaran ang mga bagong damit. Ilagay ko muna to sa kotse tapos maggrocery tayo. Binuhat nito lahat ng paper bags ng mga bagong damit niya. Nahihiya siya dahil sobrang dami ng pinamili nito. Wala siyang nagawa kundi sundan lang ito sa parking area kung saan ang kotse nito. Pagkatapos, dumiretso na sila sa loob ng supermarket. Pinagtitingin na sila ng mga tao sa loob ng supermarket. Hindi masigurado ni Ana Maria kung dahil ba sa kanya kaya sila pinagtitingin na ng mga tao. Ngayon lang ba nakakita ng makalumang damit ang mga ito? O dahil kay Calvin dahil sobrang gwapo nito? Napapalingon ang mga kababaihan dito. Anong gusto mong dinner mamaya, Calvin? Tanong niya kay Calvin dahil kanina pa tahimik ito habang namimili sila ng supply. Ikaw, sagot nito. Sabay silang pinamulahan ng mukha dahil sa sinagot nito. I mean, ikaw, anong gusto mong dinner? Pulang-pula ang mukha nito. Ikaw ang tinatanong ko, anong gusto mo? Ipagluluto kita. Nauutal niyang sagot. Kahit ano, ikaw na bahala. Okay. Pagkatapos nilang mamili ng mga grocery supplies, pumila na sila sa cashier upang bayaran ang mga pinamili nila. Napansin nilang mainit sa loob ng supermarket. Sira siguro ang air conditioner o talagang may kakaibang init silang nararamdaman para sa isa't isa. Hindi niya pa naramdaman ang ganitong pag-iinit ng katawan kito per noon. Ngayon niya lang naramdaman ang kakaibang pakiramdam na ito. Para bang nilalagnak siya, ngunit hindi masama ang pakiramdam niya. Bagkus ay para bang masarap pa iyon sa pakiramdam. Pinagpapawisan tuloy siya, kaya kinuha niya ang pangtali ng kanyang buhok sa loob ng kanyang body bag. Pinusod niya ng ponytail ang kanyang mahabang buhok. Napatingin naman si Calvin sa kanyang makinis na leeg at naalala nito kung gaano kasarap halikan ang leeg niya. Napapalunok ito habang pinagmamasdan kung paano niya itali ang kanyang buhok. Nabubuhay ang pagka-interes nito sa kanya na bumubukol sa pantalon nito. Tinakpan na lang nito iyon upang hindi niya mapansin. Agad nitong iniwas ang tingin sa kanya at nagmura ng mahina. Damn it, Calvin! Mahina nitong mura sa sarili dahil hindi nito kontrolado ang nararamdamang atraksyon sa kanya. Hindi naman niya iyon napansin dahil busy siya sa pagpusod ng kanyang buhok. Next please, sigaw ng cashier. Doon lang naputol ang pagkahumaling ni Calvin sa makinis niyang leeg.
Binayaran ito ang mga pinamili nila at ito na mismo ang nagbuhat lahat ng mga iyon. Kahit isang supot ng mga pinamili nila ay hindi nito hinayaang bitbitin niya. Bago sila umuwi, kumain muna sila ng tanghalian sa isang fast food chain. Pagbalik nila sa bahay ni Kevin, tahimik pa rin ito. Umakyat ito agad sa kwarto nito pagkatapos nitong ayusin lahat ng pinamili nila sa kusina. Nagkakailangan ba sila? Napabuntong hininga na lang si Ana Maria. Naisipan na lang niyang magpalit ng damit. May mga pambahay na damit din kasing pinamili si Kevin para sa kanya. Nag-half bath muna siya at nagpalit ng damit. Isang sampling ternong pambahay lamang iyon, ngunit pakiramdam niya ang iksi-iksi ng kanyang shorts. Naku naman! Bakit ba kasi nauso sa panahong ito ang mga ganitong kaiksing damit? Lahat ba ng mga babae ngayon gustong magpakita ng kaluluwa? Paglabas niya ng kanyang kwarto, sakto namang palabas din ang kwarto nito si Kevin. Mukhang kakaligo lang ito. Sabay silang nagtinginan at napatigil. Napansin niyang may kakaiba na sa bawat pagtingin nito sa kanya. Para bang naggagandahan na ito sa kanya? Napalunok ito. Bakit mo ako tinitignan ng ganyan, Kevin? Hindi niya maiwasang itanong. Nag-iwas agad ito ng tingin sa kanya. Naninibago lang ako sa suot mo. Hindi ka na mukhang lola. Ano ito bago ito bumaba ng hagdanan? Sinundan niya ito. Pwede ba akong magtanong? Lakas loob niyang tanong kay Kevin. Sinundan niya kasi ito sa kusina. Uminom na naman ito ng malamig na tubig. What? Maiksing tanong nito. Girlfriend mo ba talaga yung mataray na babae kaninang umaga? Umiling ito. Fling. Sagot nito. Kung ganoon, wala ka talagang girlfriend? Yeah. Maiksing sagot nito. Lumakad ito papunta sa living room at umupo sa sofa. Sinundan niya pa din ito. Kung ganoon, niloloko mo lang yung mga babae mo? Yeah. Sagot ulit nito. Napalabi siya. Pati ba siya ay paglalaruan lang nito? Kasali ba ako sa mga babae mo? Napatingin agad ito sa kanya at di makapaniwala sa sinabi niya. What? Bakit mo hinalikan ang liig ko kanina? Napalunok ito. Dahil gusto ko lang. Ganun ba? Kasali nga ako sa mga babaeng niloloko mo lang at pinapaasa. Napalunok itong muli. Ang dami mo naman tanong, lola. It's just a kiss. Ikaw nga, hinalikan mo agad ako nung una tayong magkita. Nagalit ba ako? Namula ng husto ang kanyang pisngi dahil sa sinabi nito. Napagkamalan lang kitang si Tupper kaya kita hinahalikan noon. Walang ibig sabihin ang halik na iyon. Nagkibit balikat ito. Kung ayaw mo mapasali sa mga babaeng pinaglalaruan ko, stay away from me. May naramdaman siyang lungkot sa sinabi nito. Paano kung gusto kong mapasali? Agad itong napatingin sa kanya dahil hindi nito inaasahan ang kanyang sinabi at nagkatitigan sila.